morning mga kabadyak! So, welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa Brentwood Subdivision. At gusto ko lang ulit i-share sa inyo itong bago kong binuo na e-bike, 2000 watts cruiser bike. So, bago ang lahat, intro muna. Guys, ito yung electric cruiser bike natin. DIY build siya. Almost 6 months ko siya bago mabuo. Parts by parts ko siya binili. Ayan. So, start muna tayo sa electrical system niya. So, ito yung the drive o front motor. Ayan. 2000 watts electric motor. Then, ito naman yung battery niya. Detachable siya dyan, natatanggal siya dyan sa frame. 52 volts, 25 amp battery. Then yung controller niya, nandito sa loob ng bag na to. 48 volts controller, 40 ampere. Itong frame na to ay gawa sa steel. Pinagawa ko siya sa Caloocan Customized. May mga comments ako dyan, so mamaya na lang. Okay, next, dito tayo sa handlebar. Itong handlebar na to ay tinatawag na C-bar. Yung nakita ko. Sa Shopee lang to galing. Ayan. So ito yung pang motor na switches. Limutan ko kung anong model. Ito naman yung control buttons para sa electrical system o yung sa inversion kit. Ito yung LCD display. So pag switch on nga, ito lang, hold mo lang to. Yan. Ito na makikita mo yung speed mo, current pass level o LCS level, odometer. Marami yan, may odometer, yung trip distance, voltage, current o yung ginagamit mong kinukonsumo mo. Yung time na nakabukas yung system. Ito naman yung throttle. Okay, next sa braking system. Ito yung kanyang brake lever, hydraulic siya. Ang brand ay ito. Ayaw mag-focus. Tanke. Tama. 4 piston siya. 4 piston hydraulic. So meron itong model na may built-in brake sensor para sa mga electric bike, para sa cut-off ng motor. Pero halos doble presyo niya eh. Ito, ang presyo nito ay 2,500 sa Shopee galing. So ang ginawa ko na lang, meron naman akong available na magnet sensor. So ayan, dinikit ko na lang siya dyan. Siya. So bawat piga ako ng brakes, magko-closing circuit. Yan. Ko-closing circuit, then mag-go-off yung motor. Safety features siya. Safety features. Meron 'yan kabilang kanan, sa kanan kakaliwa meron siya. Yan. Mahalaga siya lalo na kung may throttle ka. Kasi kung nag-lock itong throttle na to, halimbawa nag-lock at pinipiga, mag-preno ka, lumalaban yung motor. So kung may cut-off siya, so kahit mag-lock to, pag-preno mo, magka-cut-off siya. So yung di lalaban yung motor dun sa brakes. So speaking of brakes, ito pa pala yung part. Caliper niya, 4 piston. Rotor is 203. Ito yung mga ordinary stainless na ano, may brand pala siya, Tektro. Ayan. Pero mumurahin lang ito. Effective naman. Kahit mumurahin. Lakas siya mag-brake. Considering na, mabigat itong system na to.
Ito yung sa rear. Yan. Next yung stand natin. Ito ay kinustom ko lang. Ito yung sa ordinary, humurahin lang to eh. Budget build lang tayo. So ito yung ordinary stand lang. Then ito, ang part na to, custom ko na rin yan kasi nabali yung original niya. Masyadong malambot, pot metal. Ito ngayon, stainless steel. So yan, matibay siya ngayon. So, ano pa ba? Ito. Sa light. Sa ating accessories. Next, sa ating mga accessories. Light, horn, signal light, then yung brake light natin sa likod. Powered by 12 volt na, iwalay na to, external na to. 12 volt battery pack. So ang switch, nilagyan ko siya ng switch. So ito siya. Mga pang motor na switch lang yan. So pag switch on ko yan, yung mga nabanggit ko kanina accessories is naka-on na. So ito, yung DLR light nitong headlight natin, so naka-on siya. Pa-close ko. On. So another additional visibility yan para sa safety natin. So ito yung mga switch niya. Sa headlight. Low, then ito high, low. Meron siya. Sa turn signal, then sa horn. Horn natin. Turn signal. And I hope kita sa video. So itong bag na to, itong side saddle bag na to, galing lang din itong Shopee leather. So itong kabilang side, ito dyan nakalagay yung mga electronics natin. Ang controller, nandyan. Dito naman yung mga utilities, mga locks, mga ganyan. Pang repair ng gulong, yan dito. So ngayon, i-discuss naman natin itong wheels. So rear wheel. This is 26 by 3.0 na tire. Ayan. Galing lang din Shopee yan. Yung rim niya is 26 sir. Yung width, di ko na alam. Kasi ito yung kasama sa conversion kit. Ayan ito. Then yung hub niya is yung mga basic na hub lang to na threaded. Tapos single speed. 12 teeth cogs yan. Sprocket, world speed. Naglagay din ako. Yan. Naglagay din ako ng tensioner. Yan. Itong tensioner na yan, galing siya. Pilang din yan. Dito naman sa front wheel, same lang sa likod. 26 by 3.0. Yung rim, same lang din. Yan. 36 spokes pala sila. So next, ito namang crankset. Actually, ito ay pang BMX. Ang ginamit kong chainring is 28 feet. Tapos yung length nitong crank arm length is 5 inches. Mas mahaba dyan is tatama na kasi dito sa gulong. So, sakto lang to. Pedal is yung basic lang. Hindi mo naman kailangan ng ganun kaganda kasi madalang naman tayo pumedal. So guys, ito ang itsura niya sa harap. Itong saddle bag na to, dito nakalagay ang external battery natin na 12 volts. Itong windshield is nilagay ko lang para matakluban yung mga wires. Medyo matumitingnan pag wala. So, accessories na pagdag design na rin. Oh, ito pa palang sa end bar natin is red light, ano to, blinker. Ayan. Maganda siya pag-gabog. Steady, then off. About dito sa ating accessories, horn, lights, and turn signal, meron akong ginawang, may in-install ako dyan mga relay.
para sa horn, then flasher relay. Nandito siya sa loob. Yan, may box doon. Yung pinta lang siya takita eh. Ang ginawa ko doon para mas smooth yung horn natin. Kasi pag walang relay, masusunog agad yung switch. Another thing pala, dito sa braking system niya, sensor, meron akong ginawang circuit. Gamit ang 8-pin relay para ma-activate niya yung, at the same time yung brake light na 12 volts at yung brake sensor o brake cutoff ng motor. May ginawa ako diyang circuit. So nakuha ko yung idea yan na yon dito sa video na to. Nasa kaliwa, nasa kanan sa taas. Check nyo lang dyan kung paano ko siya ginawa. Okay, about pala sa frame nito, ito ay gawa sa Caloocan. Gawa ng Caloocan Customized. Yan yung gumawa niyan. Hindi ko siya ma 100% recommend kasi may mga issue ako dito eh. Ito na lang, una. Kung mapapansin nyo yan, pataas yung slope niya. All, dapat ano yun eh, yung pantay lang. Hindi ko alam kung bakit nagkaganyan sila. Marami siyang issue sa akin, yung misalignment. Yan. Kaya hindi ko siya mawa 100% recommend sa inyo. Itong wheel sa likod, tagilid siya eh. Horizontal at vertical, tagilid siya. So ito yung picture. Ganyan din sa fork. Kung mapapansin nyo dito, ito, nakorek ko na to eh. Adjust ko na to eh. Kung ito yung fork, ito yung stanchion niya. Nung dumating siya sa akin, pag in-install ko tong gulong na to, yung gulong na yan nakaganto. So kinorek ko na lang siya para matuwid siya ng ganito. Yan yung issue. Meron pa. May issue pa tayo dito naman. Ito yung picture niya. Yan. Tagilid siya. Dito naman sa steering tube na to. Compare, kung i-reference mo dito sa frame, at steering tube, pag ganun siya, ito yung top view ng steering ng frame. Yung top tube dito, yan, ito medyo nakatagilid ng konti dito. Tapos ito naman, pag sisilipin mo dito sa ibabaw, kung itong reference mo, itong part na to naka-ultaw siyang ganun. Ewan kung makikita dito. Hindi ko alam kung kita rito sa video. So yan yung mga issue ko dito, kaya hindi ko siya 100% ma-re-recommend. Although okay naman yung paint job, maganda yung paint job. Yan, maganda naman yung paint job niya, nakuha niya yung color na gusto ko. So guys, yun lang. Sana na-share ko sa inyo ng maayos ito. Yan. Kung may mga katanungan kayo kung saan ko nabili ito or saan galing, so tatry ko na lang i-link dyan sa description. Check nyo na lang yung ibang, kung may mailink kung kaya. So, salamat. Medyo mainit na. Thank you.